So ito na nga mga Habibis, maaga akong gumising ngayon 4:30 a.m. kasi susunduin ko si Habi David sa airport. Galing kasi siyang Cambodia, nag-perform siya for the Department of Tourism. Sabi niya mag-grab na lang daw siya pag-uwi pero sabi ko sunduin ko na lang siya kasi baka kung anong mangyari sa kanya o dibang sweet ko, char. After ko siyang sunduin, dumiretso pala kami sa condo namin kasi susunduin din pala namin si Ate Rose kasi ngayon din uuwi si Ate Rose. Malapit na magtanghali, ang tulog na tulog pa rin si Habi David. Napagod kasi siya sa biyahe, ayoko man siyang gisingin pero kailangan kasi 2 p.m. namin susunduin si Ate Rose. Nag-lunch na muna kami sa Light Mall. Sabi ni Habi David na miss daw niya ang Chowking kaya dito siya nag-iya. Nag-crave daw siya kasi may napanood din siyang commercial ng Chowking. Nakakaloka. Nag-agree naman ako kasi ang tagal ko na rin hindi nakakain dito. Gutom na gutom kami ni Habi David kasi hindi kami nakapag-breakfast. Pero feeling ko na parang may order namin. I'm sure hindi namin mauubos yan. Umorder kami ng spicy chow fan platter na may fried siomay at saka ng pancit canton platter. Ang dami, diba? Nakakaloka. Pareho kami ni Habi David mahilig sa spicy food pero wag lang yung super duper anghang. Kaya yan, nagprepare na si Habi David ng toyo mansi at saka ng chili oil. Hindi daw niya alam kung bakit pero sarap na sarap daw talaga siya sa fried siomay. Lalo na't ka-partner ng chow fan. Super perfect daw yung combination nito. Mahilig si Habi David sa siomay at sabi niya gumawa daw ako ng siomay. Nakakaloka. Una ko naman tinikman yung pancit canton. Masarap naman pero parang may nag-iba sa noodles nila. Ang tagal na kasi namin hindi kumakain ni Habi David sa mga fast food. Umorder din pala kami ng alo-halo for dessert. Isa kasi ito sa favorite namin ni Habi David. And isang alo-halo lang in-order namin. Share na lang kami ni Habi David kasi ang dami naman. Hindi namin kayang ubusin pa nagtig-isa kaming order. At habang kumakain ako ng alo-halo, kinukulit ako ni Habi David. String and bands. And as expected, hindi namin naubos yung pagkain namin, kaya naman tinake out na lang namin. After namin kumain, saktong nag-text sa Ate Rose, malapit na daw siya sa bus terminal. Kaso late kami ng 20 minutes, kaya sabi ko sa kanya, hintayin lang kami. And after a while, eto na nga, nakita na namin si Ate Rose, super happy kami. Every 3 months pala namin pinagbabakasyon si Ate Rose para naman makita niya yung anak niya once in a while. Anyway, medyo malapit lang naman yung probinsya niya, kaya manageable naman. Iba pa rin kasi yung feeling na nakikita at naiyayakap mo yung pamilya mo versus sa mga video call. Anyway, super happy kami na nakabalik na si Ate Rose, may kasama na uli kami sa bahay ni Habi David.